Baby Jebby. So ayun, makinig kayo kay Jevan. Hi guys, it's me, Jervan, ang pinakamaraming Jervan na pangalan sa buong Caloocan! So ang pag-uusapan natin today is, syempre nababasa nyo na sa title, di ba? Pero babasahin ko na uli para sa inyo. How to get 100,000 followers on TikTok. Syempre, unang-una, dapat decidido ka talaga na gusto mong maging content creator. Na gusto mong magpasaya ng tao, na sa tingin mo, kakayanin mo yung mga paggawa ng videos. At yun nga, bago ka magsimula mag-TikTok, dapat ka decidido ka at gusto mo talaga yung mga gagawin mo and magiging masaya ka. Syempre, number 2, you need to create your own brand. Na dapat may sarili kang branding, na kung saan ka magaling, dun yung gawin mo. Kung magaling ka sumayaw, sumayaw ka. Kung magaling kang kumanta, kumanta ka. Or kung gusto mo puro lip sync yung ginagawa mo, edi mag lip sync ka as long as gusto mo yung ginagawa mo. Pero guys, tip lang, kasi ako, ang dami kong ginagawa nung una, nagsasayaw ako, nagli-lip sync ako, nag-comedy ako, and hanggang sa napunta ako sa SAS Wars, kasi doon ako nag-boom, doon ako nag-grow, and sa tingin ko, yun na yung brand ko, gumagawa ng SAS Wars and sometimes comedy. And ayun nga, kilala na rin si Baby Jervy sa TikTok ko. And sa tingin ko, nag-grow ako pag ginagamit ko si Baby Jervy. So ayun, mas ginagamit ko na si Baby Jervy kaysa kay Jervan madalas or all of the time. Kasi mas nagugustuhan ng mga viewers ko. Mas nakukuyutan sila. Hi! Ako si Baby Jervy. So ayun, makinig lang kayo kay Jervan para sa TikTok tip niya. Bye-bye! So ayun, find your own branding. Number 3, consistency. Kailangan mo maging consistent sa mga pinopost mo. Kung makikita mo man yung mga big TikTokers na kilala mo dito sa Pilipinas or syempre man sa ibang bansa din, nagpo-post sila ng mga videos, at least 2 videos a day. Ayun nga, ako nagpo-post ako ng mga 2 videos to 4 videos a day. May times nga nun na nagpa-5 videos ako. Pero yun nga, pwede ka rin namang mag-post ng kahit isang video sa isang araw. Basta may ma-post ka para hindi lang mawala yung momentum. Tama ba? Or para lang hindi ka mawala kahit isang araw sa TikTok. Para lang makita ng viewers mo na active ka. Kasi may times na pag nag-grow ka na talaga as a TikToker, inaabangan ka na everyday ng mga viewers mo. So kailangan mo talaga mag-post. So, nasa sa'yo na lang yon. Number 4, syempre, dapat quality yung mga videos mo. So, ano nga ba quality? Dapat maganda yung camera mo. I mean, malinaw, hindi malabo. Para mas nagugustuhan ng viewers mo or followers mo yung mga videos mo. Kasi sobrang linaw, hindi malabo, hindi madilim or what. Kaya kailangan mo ng good lighting. So, tip lang, gumamit ka ng ring light. Pero kung wala kang ring light, mas okay, natural sunlight na lang. Mas gusto ko yun kasi mas buo yung kulay, mas sumasakto sa skin tone nating mga tao. Kaya for me, mas okay yung sunlight. So doon naman tayo sa quality videos na hindi lang sa linaw or ganda ng videos mo. Na dapat quality rin yung content na pinapakita mo. Na hindi lang minadaling videos. Dapat pinag-isipan mo rin or what, or pinlano mo yung mga video mo para mas gumanda yung istorya. Kung sa comedy ka, gumagawa ka ng story, pag-isipan mo kahit at least day before bago mo i-shoot para mas maganda yung mga script mo or what. Kung kakanta ka naman, pakita mo na singer ka talaga. Pakita mo na may mapapakita kang talent na gusto mong ipakita sa followers mo. Or kung gusto ko nagpapatawa ka lang naman, edi maganda, magpatawa ka, pero in a nice way pa rin dapat. Quality pa rin. Number 5, get out of the box. So ano ba ibig sabihin nun? Kung may mga kilala kang malalaking TikTokers dito man sa Pilipinas o hindi, gumagamit sila ng mga editor or hindi lang sila sa TikTok nagbi-video. Like ako, gumagamit ako ng Snapchat kung nagbi-video ako, kung ginagamit ko si Baby Jervy. So, ayun, kasi hindi naman lahat nasa TikTok.
Kung gusto mo na mas maganda yung videos mo, kailangan gumamit ka ng ibang app. Kailangan mo mag-explore sa ibang app. Kasi hindi naman lahat ng klase ng edit mahahanap mo kay TikTok. So ayun, upload mo lang sa TikTok and ayun, hintayin na ng viewers mo yung videos mo. Number 6 or the last tip, dapat ini-enjoy mo lang. Kung maliit ka pa lang na TikToker, dapat hindi mo agad ini-aim na gusto ko ng 100,000 follower. Dapat mag-enjoy ka lang sa mga ginagawa mo kasi ako nung una, trip-trip ko lang talaga mag-TikTok. Wala akong balak mag-TikTok dahil nga bored lang ako or what. Ayun, nagustuhan ko kasi darating yung time na yung hobby mo sa TikTok, magiging passion mo na siya. Like ako ngayon, nagiging passion ko na kailangan mag-video ako a day para sa TikTok ko. Kailangan mapasaya ko yung mga viewers ko everyday. So ayun lang, i-enjoy mo and i-share mo yung joy na yun sa mga followers mo. Ipakita mo yung mga positivity na ginagawa mo and kailangan mo maging totoo sa TikTok. Sobrang kailangan mo maging totoo. Kailangan ipakita mo sa mga followers mo or viewers mo kung ano ka sa totoong buhay or sa labas ng camera. At dapat ganun ka rin sa TikTok. Pero sana may natutunan kayo kasi ako, ini-enjoy ko lang talaga at minamahal ko yung pagiging TikToker. And kung hindi nyo pa ako pina-follow sa TikTok, i-follow nyo na ako guys. So ayun, don't forget to subscribe to my YouTube channel, follow me on IG and also on Twitter. So yun lang guys, that's all for today. Have a good day.